Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kasalukuyan pa ding nasa gitna ng bakbakan ng Israel at ang Hamas na umabot na sa halos 3 linggo. Wala pa ding senyales na magkakaroon ng kapayapaan ayon sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Maraming mga sibilyan na ang nadamay at madami na ding mga buhay ang nawala. Hindi na din halos masukat ang danyo sa pinsalang tinamo ng Gaza at ng Israel. May ilang mga bansa na ang nagpaabot ng kani-kanilang opinyon at simpatsya sa bawat panig. Meron na ding nagpaabot ng humanitarian assistance, armas at iba pang mga bagay upang suportahan nila ang panig na sa tingin nila ay tama ang ipinaglalaban. Sa ngayon ay naglalabas na din ang mga makabagong armas pangdigma na ang ilan ay mula pa sa mga kilalang bansa pagdating sa lakas ng kanilang puwersang pangdigma. Ang Amerika ay patuloy na sinusuportahan ng Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong armas na hindi pa nila halos kailanman nagagamit. Habang ang ibang bansa naman tulad na lamang ng China na kilalang kalaban ng Amerika ay napabalita na ding nag-deploy na o nagpadala ng mga warships o mga barkong pangdigma sa West Asia na karamihan sa mga bansang naririto ay sinusuportahan ng Palestine. Subalit kahit noon pa man, ang Israel ay hindi maikakailang isa sa may pinakamalakas na puwersang militar lalo na sa himpapawid. Kilalang kilala sa buong mundo ang kanilang Iron Dome na moderno at hamak na mas epektibo sa tuwing ito ay nasasabak sa labanan. Subalit kamakailan lamang ay napabalitang tila walang nagawa ang Iron Dome ng Israel sa sorpresang pag-atake na isinagawa ng Gaza sa Israel. Ang Iron Dome ay isang mabisang air defense system ng bansang Israel na pinagtulungan ang idisenyo ng bansang Estados Unidos at ng Israel. Ito ay ginawa bilang proteksyon sa mga short at medium range na mga rockets mula sa kanilang mga katunggali tulad na lamang ng Gaza. Idiniploy din ito upang harangin ang mga rockets na mula naman sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Ang sistemang ginamit sa Iron Dome ay may kakayahang alamin at sirain ang anumang klase ng rockets bago pa man ito tuluyang bumagsak sa teritoryo ng Israel na ngayon ay itinuturing na pinaka-epektibong anti-missile system sa buong mundo. Matapos magpaulan ng mga rockets ang puwersa ng Hamas sa Israel ay dumating na din ang puwersang panlupa ng Hamas na armado naman ng baril at granada na lumusot sa mga gaps ng defense wall. Kasunod nito ay binangga ng isang bulldozer ang isa sa 8 gates ng nasabing iron wall upang bigyan daan na makapasok ang mga vans o may sakay na machine gunners. Ito ang pumuksa sa 200 katao na kabilang sa 3,000 na nagsasaya sa isang music event na nagaganap noong pagkakataon na iyon sa Negev Desert. Marami ngayon ang nagtatanong kung ano naman ang nangyari sa Iron Dome at David Sling ng Israel na humaharang sa mga ground-to-air missiles bago ito makarating sa mga target nila. Tila hindi na-detect sapagkat low-flying at cheap missiles ang ginamit ng Hamas. Kasunod dito ay may mga hang gliders at paragliders na fan-propelled na naghulog din ng bomba. Gumana naman ang Iron Dome, subalit huli na ang lahat. Para daw silang na 9-11 ayon sa Israel Defense Forces o IDF. Mula nang i-activate ng Israel ang kanilang Iron Dome noong 2011, nasa mahigit sa 1,000 na ang naharang at napasabog nito mula sa Gaza Strip. Ang Iron Dome ay tila nagbigay ng seguridad sa mga mamamayan ng Israel at kalimitang nakikita nila kung paanong harangin at pasabugin ng kanilang Iron Dome ang mga rockets mula sa Gaza Strip. Subalit sa kasalukuyang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Gaza at Israel, tila hindi inaasahan ng Israeli Defense Forces ang gagawing klase ng pag-atake ng Hamas. Sa loob lamang ng halos 2 linggo, nasa 7,000 mga rockets na ang kanilang pinakawalan patungong Holy Land at ito ay ayon mismo sa pamunuan ng Israel Defense Forces. Maituturing itong pinakamarami kung ikukumpara sa mga nakaraang pag-atake ang ginawa ng Hamas laban sa Israel simula nung pamahalaan ng militanteng grupo ang Gaza noong taong 2007. Noong unang araw pa lamang, 7 ng Oktubre, nakapag-launch na ang Hamas ng nasa 2,000 mga rockets ayon sa datos na nakuha mula sa West Point. Ang militanteng grupo mula sa Lebanon na Hezbollah na kilalang kaalyado ng Hamas ngayon at suportado ng Iran ay nagpakawala din ng hindi bababa sa 100 mga rockets papuntang Israel mula nang magsimula ang kaguluhan.
Ang ilan sa mga rockets na ito ay tagumpay naman na naharang, subalit meron din namang nakalusot at bumagsak sa kalupaan ng Holy Land na kumitil sa buhay ng ilang mga tao at agad na naramdaman ito hanggang sa Tel Aviv. Dahil sa limitado lamang ang maaaring harangin ng Iron Dome, hindi nito kinayang saluhin ng ilang rockets mula sa Gaza. Bukod sa Iron Dome, David Sling at Arrow ng Israel na pawang malalakas na mga air defense system, sa kasalukuyan ay dinidevelop nila ang isang laser-based system na tinawag nilang Iron Beam. Kaya nitong humarang ng mga rockets at short-range missile nang hindi kinakailangang pagkagastusan ang pagkakagawa, hindi kagaya ng Iron Dome. Isa kasi sa nagpapahirap sa bansang Israel upang paganahin at i-develop pa ang kanilang Iron Dome ay dahil sa napakamahal at napakagastos nito. Ang bawat missile pa lamang na inilalabas nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $50,000, kaya nakahanap sila ngayon ng solusyon kung paano nilang haharangin ang mga rockets ng kalaban nang hindi kailangang gumastos ng malaki. Dito na nga pumasok ang Iron Beam. Ito ngayon ang pinagkakaabalahan ng Israel na hanggang sa ngayon ay binubuo pa din. Ang klase ng armas na ito ay maihahalin tulad sa mga sci-fi movie na napapanood natin dahil na din sa mga lasers na siyang tila magpapasabog sa mga rockets habang lumilipad pa lamang ang mga ito sa kalangitan. Kung titingnan ng maigi ang video na ito, makikita si President Joe Biden ng Amerika na tila masaya at excited sa mga susunod na mangyayari. Ang video na ito ay kuha noon pang nakaraang taon sa Tel Aviv Airport na kung saan naghahanda sila para mag-picture-picture. Kung papansinin, ang nasa taas ng kanilang mga ulo ang isang tila malaking lens ng kamera na siya palang dahilan kaya makikita sa video na tila excited ang lahat. Ito na nga ang Iron Beam Anti-Missile System ng Israel. Ang Iron Beam ay maituturing na bunga ng maraming taong pag-aaral at pagsisiyasat ng mga eksperto. Una itong ipinakita sa publiko noon sa isang air show sa bansang Singapore taong 2014, at matapos ang halos 7 taon ay tila handa na itong isabak sa mga bakbakan kaya na lamang nang nagaganap sa kasalukuyan sa Israel. Ang laser beam na ito ay may isa lamang na layunin. Yun ay ang wasakin ng mga banta sa himpapawid bago pa man bumagsak ang mga ito sa kalupaan. Ang Iron Beam ay may range sa pagitan ng 7 to 10 kilometers. Ayon sa Israel, kaya nitong i-focus ang beam sa kahit na maliit na bariya sa distansyang nabanggit. Kaya nitong tumira ng laser na may energy level ng hanggang 100 kilowatts, katumbas ito ng 24G na TNT na sumasabog kada segundo o katumbas ng isa at kalahating kilo ng dinamita na sumasabog sa kada minuto. Ang lakas na ito ang siyang nakatutok sa mga banta sa himpapawid. Sa inilabas na video ng Israel, ipinakita kung paano gumagana o itinitira ang laser ng Iron Beam. Pinupuntirian ito ang key spots ng isang paparating na rocket o missiles, halimbawa ay sa fins, rudder o warhead ng missile, dahil ang pagkasira ng mga bahaging ito ng missiles ay makakaapekto sa paglipad nito. Kung sakaling sa warhead naman o sa ulo ng missile ito tumama, ay masisira nito ang detonator ng missile na siyang tuluyang sisira sa kabuuan nito. Kung paano nito atakihin ang mga lumilipad na missiles ay pareho din ito kung paano pababagsakin ang mga drone. Maaring puntiryahin ito ang pakpak o propeller o kaya ang camera ng drone na magiging malaki naman ang epekto sa nag-ooperate nito na maaari na lamang umatras. Ang pagpapagawa ng Iron Beam ay hindi lamang upang palitan ang kasalukuyang air defense system ng Israel, kundi ito ay magiging kasanggan ng Iron Dome at lilipol sa mga rockets at missiles na nalulusutan ng Iron Dome. Sa uno ka nang nabanggit ay hindi lahat ng lumilipad na bagay ay kayang babagsakin ng Iron Dome, kaya nariyan ang Iron Beam upang maging kabalikat ng Iron Dome. Pero maaaring sa hinaharap, ang Iron Beam ay mas ma-develop pa at maaari na rin ipalit sa mga magagastos at mahal na mga air defense system ng Israel. Ayon sa Israel, nasa $2,000 lamang ang ubusin upang sirain ang isang missile gamit ng Iron Beam, kumpara sa $50,000 na presyo ng kada interceptor missile ng Iron Dome. Kung sakaling ma-launch na ng Israel ang Iron Dome na dinevelop pa din ng Amerika, ay magiging hudyat na ito ng pagsisimula ng Age of Laser Warfare. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy.
Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas.